Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigan ng Evangelicals Today Radio TV. Tuwing June 26 po ay ipinagdiriwang sa ating bansa at sa buong mundo ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, also known as World Drug Day. Sa ating pong bansa ay mainit ang usapin tungkol sa droga, ang mga kaganapan tungkol sa buhay ng mga nalulong sa droga at sari-saring suliranin dulot ng drug addiction. Ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Samahan po ninyo kami. Ito po si Bishop Noel Pantoja. Magandang araw sa iyo, Bishop Noel. Magandang Hi, araw. Maloy. Opo, magandang araw din sa lahat ng ating mga viewers at listeners dito sa Evangelicals Today TV. Ako nga po, si Maloy Malibiran sa Lumbides. Maaring kayo ay struggling at may addiction po sa inyong buhay ngayon. Maaring meron kang kaanak, mahal sa buhay, who is going through this kind of struggle. Ang panalangin po namin, ang episode na ito, na atin pong handog sa inyo ay makatulong at makapagbigay ng pag-asa. There is freedom in addiction and we can be victorious over this. Ang atin pong panauhin ang makapagpapatotoo niyan at yung ministry na kanilang ginagawa sa Penwell ay isa sa mga patotoo na ang Diyos ay kayang magbago at kayang tulungan ang may mga struggles sa drug addiction. Ngunit bago yan, narito po muna ang mensahe ni Bishop Ephraim Tendero. Ang droga ay isang worldwide problem. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, sa kanilang World Drug Report noong June 25, 2020, humigit-kumulang sa 269 million tao ang gumagamit ng drugs sa buong mundo at merong higit na 35 million katao ang nagdurusa sa mga karamdaman sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Ang kahirapan, limitadong edukasyon, at marginalization sa lipunan ang nananatiling pangunahing mga kadahilanan sa paggamit ng droga. Maging sa Pilipinas, problema rin ito. 1.67 million o 2 sa 100 mga Pilipinong may edad na 10 hanggang 69 ay kasalukuyang gumagamit ng droga. Ito ay ayon sa survey na inilabas ng Dangerous Drugs Board no October 14, 2020. Paano makakatulong sa isang taong may problema sa droga? Mayroon na 5 gabay na nais na ibahagi. Una, turuan ang inyong sarili tungkol sa problemang ito. Alamin ang mga sintomas ng pagkagumon sa droga. Maglaan ng oras upang maunawaan ang problema kung paano ito nakaka-epekto sa kanila. At alamin ang mga palatandaan kung sila ay nangangailangan na ng tulong. Pangalawa, ialok ang iyong suporta. Ang mga nagugumon sa droga ay hindi laging naiintindihan kung gaano sila kamahal ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Kausapin sila at palalahanan habang maaga pa at huwag hintayin maging malala na bago sila tulungan. Ipaalam sa kanila na susuportahan natin sila tungo sa kanilang paggaling. Hikayatin silang humingi ng tulong at tulad ng ibang mga may sakit, ang mas maagang paggamot ay mas mabuti. At huwag tayong magulat kung sila ayaw magpatulong o nagbibigay sila ng dahilan para hindi sila magamot. Kundi maging persistent tayo sa pagbibigay ng kahalagahan na sila'y pumasok doon sa drug rehab. Ngunit iwasan naman natin silang i-condemn o ipahiya sa prosesong ating ginagawa. At kung kinakailangan, magdala tayo at humingi tayo ng professional intervention upang matulungan tayo mag-navigate sa prosesong ito. Ang pangatlo, suportahan ang kanilang recovery process. Kapag nagpaparehab na sila, manatili tayong kaagapan nila.
suportahan ang kanilang patuloy na paggaling at magbigay ng support system na kailangan nila at ipakita sa kanila na kasama tayo sa bawat hakbang. Mahalaga rin, pang-apat, na ingatan mo ang sarili mo. Tiyaking natutugunan ang iyong sariling mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na pagtulog, pag-exercise at pagkain ng maayos. Humingi ka ng tulong upang maging matatag sa pagdadala ng pressure sa pagtulong sa mga minamahal mong nagugumon sa droga. At pinakamahalaga, number 5, humingi ng banal na intervention. Iwasan nating mangaral, makipagtalo o iparamdam sa iyong minamahal na wala silang lunas tungkol sa kanilang adiksyon. Ikayatin nga natin silang humingi ng paggamot o ng tulong para sila ay matulungan sa kanilang pagkagumon sa droga. At maging mapagmahal, suportahan, huwag natin silang konsintihin ang kanilang ginagawang dahilan para sa kanilang pag-uugali. Kundi maging matatag tayo kung ano ang gusto mo at gusto natin para patuloy silang hikayatin na kumuha ng tulong. At higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Diyos na buhay. Manalangin para sa kanila. Tulungan sila magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, na siyang tunay na makapagpapagaling at makapagpapalaya sa kanila. At sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo at sa biyaya at lakas ng Banal na Espiritu, makakamit nila ang isang malusog at masayang buhay na malaya sa pagkagumon sa droga. Kagaya nga po ng ating nabanggit kanina, kinikilala at ino-observe po sa katapusan ng buwan ng Hunyo ang World Drug Day. Maaring sa inyong pamilya ay malapit ang topic na ito dahil mayroon kayong mahal sa buhay who is struggling with drug addiction. Mayroon pong pag-asa. At isa sa mga pwede nating maging katuwang ay ang Penwell Home. Ang tagapanguna nito, ang Facility Director, ay kasama natin ngayong araw dito sa Evangelicals Today TV. Siya rin po ang overseer ng CCF Katipunan Satellite. Wala pong iba kundi si Pastor Tony De La Paz. Pastor Tony, welcome po sa Evangelicals Today TV. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo. Unang-una sa lahat, mas lalo ka namin gustong kilalanin, Pastor Tony. Ang sabi mo nga, ikaw ay isa doon sa mga living testimonies na ang Diyos kayang palayain sa drug addiction ang mga nalulung dito. Pwede po bang ikwento ninyong maikli yung inyong naging journey, Pastor? Well, ako po ay na-involve sa showbiz, no? Showbiz yo, kung tawagin namin nung araw. No, I started when I was 12 years old. I hung out with the wrong crowd. No? Napasali sa mga fraternity, etc. So I got addicted po. Naging addict ako sa droga since I was 12 hanggang 28 years old. 15 long years po yan. In fact, tatlo kami magkakapatid na nahook sa drugs. No? Nung mga panahon na yun, hindi pa ho siya buong uso. No? But on the latter part of my addiction, doon din po ako napunta sa shabu. And it went from bad to worst po. There was even a point in time I was hearing voices, ako pinakakarinig na rin ng mga boses. I was already paranoid, etc. Only by the grace of God po tayo naka-recover at binago ng Panginoon. Medyo mahabang kwento po 'yan. Anyway, that's just a glimpse of yung pinagdaanan po natin. That's where I had the burden to reach out to a lot of people and families na nasira ng droga po. So, meron kang first-hand experience sa situation na ito, Pastor Tony. Opo, at itong Bishop. Penwell Home has been operating since April of 2007. At napakahaba na rin ng karanasan ninyo. Tell us, Pastor Tony, paano nag-umpisa ang napakagandang ministry na ito at bakit Penwell ang napili ninyong pangalan sa gawain ito? Okay. Actually, Bishop, it started as a support group sa church, no? I'm with CCF, though we would have yung mga ministry lessons, we found ourselves, no, grouping, no, kami po yung mga ex-drug dependents. We started a support group.
Diyan lang po nagsimula yan. Nag-meet kami tuwing Sabado. Then we decided to teach Bible sa mga rehabs. Kami po'y umikot. At nakakita po namin, marami po nakaka-recover. So the church decided to start our own rehab, no? So diyan po nagsimula yan. 2007, it actually started by Dodo Reyes, no? Si Josefina Reyes. She was the one who started this. Siya po yung nakakaalam patungkol sa mga rehab because she was also rehabilitated in DATAP US, no? So siya po yung nag-aral patungkol sa mga rehabilitation. She invited me to be part of the group. So that's where it started in 2007 po. Nagsimula kami diyan sa may Mandaluyong. Diyan kami nagsimula sa Lopez Rizal Street. And by God's grace, hanggang ngayon po, tayo po yung nasa San Juan na ngayon, sa may Pigivara. Oh, we're still operating yung Penuel home. Why do we call it Penuel? You know, Penuel is found in the Bible. If I may read po, no? Some verses, yes, lang po, maiksi lang po ito. Yes. This was at the time when Jacob wrestled with God, no? Kung makikita natin sa Genesis po ito, no? Chapter 32. Jacob replied, sabi rito, I will not let you go unless you bless me. Then the man said, your name will no longer be Jacob but Israel because you have struggled with God and with humans and have overcome. Jacob called the place Penuel, saying, it is because I saw God face to face and yet my life was spared. Yun yung Penuel po, it was a place where Jacob wrestled with God. We know Jacob, ang pangalan po niya, Manlalanse, no? He was a deceiver. So tinanong siya ng Panginoon, what is your name? He answered Jacob. The first time that question was asked was the time when his father asked him, Isaac asked him, no? He answered he was Esau because he deceived his father. At this point in time, he was face to face with God. So tinanong siya ng Panginoon, ano pangalan mo? Jacob. Now he was really honest with God. He was broken during this time. And that's yan po ang pag-asa namin na lahat po ng papasok sa facility nito, they will have an encounter with God. And that's where God will break them and they will be face to face with the reality of their addiction and hopefully ma-transform din po, no? I've discovered, Bishop Maloy, no, that most of the drug addicts were looking for identity. Tayo po yung naghahanap ng lugar natin sa mundo. Kaya kung ano uso, nandoon tayo. We're trying to prove something. Dito po, during the encounter of Jacob with God, God changed his name from Jacob to Israel. Ang gusto namin, pag na-encounter po nila ang Panginoon, that God will transform them, that they will become new creations in Christ. They would embrace their new identity in Christ. Kasi alam nyo, ako, I was thinking, sabi ko, ba't ba ako nalulun sa droga? I came to realize, nobody explained to me the big picture of life. Yung kabuuan ng mundo ba, ng buhay. Questions like, ano ba ibig sabihin ng buhay? Sino ba ako? Saan ako papunta? And in Penuel, we would like to teach, give them an option to tell them, ito po ang ibig sabihin ng buhay sa pananaw ng Panginoon. No? That life is about having an encounter with God. Kasi bukod po doon sa identity crisis, you know, if I would call that, no, we're looking for identity. Our true identity is found in a relationship with God. Doon po natin makikita kung sino talaga tayo. And I would always share, sabi ko nga, sa simula pa lang, sinabi na ng Panginoon yan, we were created in His image. Therefore, our purpose is to image God. Di po ba? To reflect God dito sa buhay natin. And in the very beginning, pinakita na nga ang plano ng pamilya and our healthy roles in our families. So I would say, we just want to teach them, bumalik po tayo sa basic. Ano ba ibig sabihin ng buhay? Paano ba ang plano ng Diyos sa bawat isa? You know, you'll be surprised once they see this, nabubuksan po ang kanilang pag-iisip, nagkakaroon sila ng pag-asa. And Penuel is a place where Jacob had an encounter, a personal encounter with God. Kaya po dito sa programa ng Penuel, we give them a safe place where they can be themselves. Sabi nga namin, ang addiction po, hindi naman yan talaga ang problema. It is only a symptom of a deeper problem. Karamihan po ng addict, meron pong emptiness sa puso. Meron kaming pinupuno na kami mismo hindi namin malaman kung ano. And only to find out what we were searching for is God Himself.
So in a nutshell, yun po ang gusto namin makita na nila. Bakit tayo naghahanap ng bagay-bagay sapagkat may kakulangan po tayo sa puso natin. Napakaganda, no? Isang tanong pa lang yun. Buo na programa natin, Bishop. Pastor Tony, yung Bible-based ano, ang program na ginagamit sa Penwell House, paano tumatakbo ang araw nila? How long can a guest, how do you call your clients? Guest ba sila? Yung mga residents ng Penwell House, gaano katagal silang pwedeng manatili doon and how does their day run? Okay, we call them residents po, no? Parang kapamilya. We treat them as family. The program is 7 buwan po ang programa in-house, doon po sila nakatira. Pre-COVID, pagdating po ng fourth month, they will already have their day off, no? 8 hours, after which, after 2 weeks, 12 hours, 24. So, slowly we will integrate them sa society. And part of the program is the family program. Kailangan po ang pamilya involved, no? We have a bi-monthly meeting for the family. Tinuturuan po natin sila about codependency. Siyempre po, pag may addiction sa pamilya, marami pong hurts, no? Maraming mga bagay na kailangan ipagpatawad, ano? So, we do a lot of dialogue po para makapag ma-reconcile po ang pamilya while they're in the program. Now, for the residents, though, their day would start at 6:30. Gigising po sila ng umaga. They have their breakfast. May quiet time po yan, no? Tuwing umaga. What we want to happen is for them to connect with God, no? So sila po yung makapakinig at to communicate, to commune with God, no? So after which, maglilinis po sila ng bahay. We want to teach them yung basic po, no? Responsibilities, no? So after which, meron po tayong meeting. Yung first meeting of the day, that's a devotional, no? We give them a short devotion. Ang goal po namin naman dyan ay sila po ay mag-interact, to draw them out, no? Kasi minsan po sila mismo, they don't really know what they're looking for, no? Napakaganda nito mga discussion na to. As they discuss, they sabi nga, yung mga magic moment naglalabasan dyan, ano? May nakikita silang mga bagay na hindi nila alam. So we do a lot of discussions, no? May siesta, hindi po masyadong puno ang araw. Pagdating ng hapon, may dalawang session. Sometimes we have Bible studies, sometimes 12 steps program. Pagdating po ng alas 5, yan, physical fitness na sila. And that would be Monday to Friday. Pagdating po ng Sabado at Linggo, pre-COVID, dyan po bibisita yung mga pamilya. And on Sundays, we go out, we go to church. Sinasama po namin sila sa CCF Katipunan. We have a van, no? We go out. Pre-COVID. Pag may mga retreat sa church, kasama po sila. Pag sila po may asawa, couples retreat, kasama sila. Pag single, singles retreat, kasama po sila. And there were times, pag may mga seminar, we bring them to church to attend seminars. But we veer away from talking about religion. Kasi it's not really about religion. No? So we use the Bible as a resource. Ang pinaka-program po natin is a 12 steps faith-based program. Napakaganda ng ano, no? Nung description ng Penwell Home. Karaniwan sa mga rehabilitation centers ay parang pulungan ito o kaya naman isang place na napakahirap magstay. Pero dito, tinawag ninyo na spiritual retreat house. Yes. Na merong Christ-centered program for men. At kakaiba ito sa mga rehab centers na narinig natin. At saka dito, mga lalaki lang ang tinatanggap ninyo sa Penwell Home. Explain mo nga ito, bakit spiritual retreat house at puro kalalakihan lang ang nandito? Actually, Bishop, we also plan, no, nagpaplano rin po kami magtayo ng pambabae. But at present, lalaki lang po muna. Ang hindi lang pwede, pagsamahin sila sa isang lugar, at magkakaproblema po yan. Nagkakabiruan nga kami, siguro pag meron ng pambabae, tatawagin namin Rahab. So, tapos Rahab. Si Rahab po, yung sa spice nung araw. We also plan to do that, pero same program din po, spiritual program din. And in Penwell, we don't shout at our residents, no? We treat them with love and respect. Kasi alam nyo, mga sugatan na po yan eh. Diba? Pag sinisigawan pa, I'm not against other programs, pero what we found that really works
is to treat them with respect. Kasi po may stigma po eh. Pag ikaw drug addict, hindi ka tinatrato ng may respeto at palagi may pagdududa ang pagtingin sa iyo. That's the time they open up. Oh, pag nakikita niya, sabi nila, they don't care what you say until they know that you care. Doon lang po yan mag-open up at makikita mo kung paano makakaminister sila. Eh, yun po medyo, minsan na medyo mahirap pag how to connect to the heart of these people. So, napakahalaga po yung tratuhin sila ng may respeto. Mm-hmm. And yung aftercare po natin, lifetime. When they finish the 7-month in-house program, yung support group po, tuloy-tuloy po yan. We call that the discipleship groups or support group. So, pag nasa labas na po sila, ayan po, minsan, pag yung isa na nakagraduate, medyo hindi nag-a-attend, tatawagan. Sometimes, we even go to their place to check on them, to follow up. Eh, napakaganda nga po. And we had a survey of all our graduates. Ano? We looked for 200, mga 200 nakagraduate po sa program. Meaning wow. To say, pag-graduate po, they have to finish at least 2 years of aftercare program. Mm-hmm. By God's grace po, ang recovered po, praise 65%. 65%. Napakataas po. Some people wouldn't even believe na ganun. When we say recovered, hindi po ito yung hindi na nag-drugs. Some of them will relapse. Mm-hmm. But they will babalik po. O, kasi po, ang banal na spirito ng Diyos ay nasa puso na nila. Ang ibig ko sabihin eh, once they surrender their lives to the Lord Jesus Christ, yung transformation po, ang Panginoon na mismo ang gumagawa sa kanila. So, nagpapatuloy po yan. Of course, they will not live a perfect life. They will fall, pero bumabalik po. At eventually, you know, very surprising, napakarami pong church workers. May mga naging preacher, may mga naging Bible teachers, at most of them are gainfully employed. Yung iba po, bumalik sa pag-aaral. So, yun po yung nakakataba ng puso. And there are times, yung family po, minsan nga, meron nga pong yung talagang ayaw din magbago, pero yung buong pamilya, nakarecover. So, these are the highlights. Minsan nga po yung buong angkan, yandan yan. Pero yung drug addict, addict pa rin. There were times, ganun. No? Pero kung paano pong kumikilo sa buong pamilya, no? Yun po ang nakaka-encourage pag nakakakita kami ng mga ganyang pagbabago. At maraming nailigtas, ano? Yung iba ay pastor na at yung iba ay bishop sa ngayon. Pero nabanggit ko lang 'yon, ano, bilang karagdagan, Manoy, na question. Kasi itong usaping ito ay napakainit at very relevant dito sa ating bansa, no? Libo-libo ang namatay sa approach ng ating gobyerno, yung tokhang, hindi natin malaman minsan kung bakit namatay, napagbintangan ba, o kaya naman pinatay or napatay, lumaban, etc. Pero ang sinasabi ninyo, hindi kayo sumusuko sa buhay ng mga kalalakihan at kababaihan kasi pwede silang ma-restore, pwedeng gumaling. At yung iba nga sa kagalingan ito ay talagang binago ng Panginoon ang buhay nila pati ang pamilya. Nabanggit mo rin na yung ano, no, yung programa ito ng simbahan ng CCF. Malaki rin ang ano gastusin dito, Pastor Tony. Sino mga kaagapay ninyo sa programang ito? At sa mga sitwasyon nga ito sa ating bansa, ano ang may papanalangin natin mamaya, later on, sa inyong ginagawa? Well, dito po sa Penuel, meron din pong fee na binabayaran sila for us to operate, no? But then again, meron din pong mga sponsorship programs, no? We also help yung mga hindi kaya, no? And with regards to the government po, yung problema ng gobyerno sa droga sa buong bansa, tayo po ay naging parte din po niya, no? Yung SIPAG, no? Yung simula ng pag-asa. Yes. So, pati po yung ating mga staff and graduates ay nag-volunteer din po dyan. Yan po yung pinangunahan ni Pastor Danny Orquico, no? Yan po yung ginagamit ng local government. So, we help ito the government. Ito yung SIPAG or SIPAG. Simula ng pag-asa.
Opo, opo. Nakipagtulungan po tayo sa local governments at very effective din po kasi salita rin po ng Diyos ang ginamit natin. Ang programa no na nakatulong sa maraming surrenderies na nagbago. So, yun naman po eh para sa mga hindi pwedeng magparehab. Oho. So, doon po tayo nag-reach out sa kanila. So magandang nakita ng simbahan na ito ay pwedeng maging katuwang ng pamahalaan dito sa pagtulong sa mga pamilya na mayroong mga drug dependents pero hindi nga makapunta sa mga rehabilitation centers. Pastor Tony, ngayon nga ano ipag-gugunitain itong World Drug Day. Ano ang mensahe mo para sa mga nanonood, nakikinig sa atin, maaaring sila mismo ay may struggle, may addiction pagdating sa illegal drugs o meron silang kaanak, mahal sa buhay na ganito ang struggle. Ano po ang inyong mensahe at words of encouragement para sa kanila? Ako po, gusto ko lang po sabihin, maikwento ko rin po. Ako po ay nag-attempt ng suicide 2 beses. Nung ako po ay nasa droga pa. Dumating po sa point na nawalan na ako ng pag-asa sa sobrang dami na naging problema. Naghalo na po yung aking guilt at kahihiyan. At marami pong nangyayari yan, kaya tinatawag iba napaparanoid, napapraning. No? Kasi naghahalo na po yung takot, guilt, shame sa kanila. Ang masasabi ko lang, kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, sa Panginoon, may pag-asa po tayo. Ano man ang nagawa mong kamalian, patatawarin ka ng Panginoon. But you have to start somewhere. Kailangan po tayo umamin na hindi natin kaya. Kaya po medyo mahirap yan. Ang palagi po sinasabi ng mga tao, kaya mo yan. Kaya mo magbago. May kanta nga po sabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun po yung katotohanan. Hindi natin kaya. Pero kaya ng Panginoon. So the first step is to surrender. Sabi mo, hindi ko kaya. Panginoon, tulungan mo ako. Pag yan po yung panalangin na nanggagaling sa puso, sisiguruhin ko siyo kapatid, aabutin ka ng Panginoon. But you have to come to a point where magtataas po tayo ng kamay. Kasi pag pinilit mong baguhin, nahahaba lang. Hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang baguhin. Kaya po ng Panginoon at gusto ka ng Panginoon tulungan. So yun po ang starting point. Admit that we're powerless over our addictions at ang buhay natin ay kagulo. Imbitahin po natin ang Panginoon sa ating buhay. I did that 1987. From that point on po, ako po binago ng Panginoon. By the grace of God, 30 years na po akong walang bisyo. So, yan din po ang nakita ko sa napakaraming tao. Minsan po, tayo po may mga problema. Alam niyo po, blessing in disguise po yan. When you hit rock bottom, diyan po, wala ka nang gagawin. Sabi, if you're that low, there's no way but up. Kaya pag kayo po nandiyan dyan ngayon sa sitwasyon, dami po nadidepress ngayon, ang dami po talagang lugmok kung tawagin natin. Tumawag po tayo sa Panginoon. Makasusumpungan niyo po ang kabutihan ng Diyos. He will restore you. Kung ginawa niya po sa akin yan, napakaraming tao, gagawin niya rin po sa iyo yan. Inaantay ka niya lang, magtaas ka ng kamay, sumuko ka sa Panginoon, mahal ka ng Diyos. Amen, amen. Hindi natin kaya on our own, pero kaya tayong baguhin ng Panginoon. At si Pastor Tony nga po ang isa sa mga buhay na patotoo na merong pagkalaya at merong victory over drug addiction. And we pray that that brought hope to you and to your family today. Pastor Tony, maraming salamat po sa inyong mga naibahagi. Patuloy naming ipapanalangin ang ministry ng Penwell Home. At patuloy naming idadalangin na kayo po ay maging pagpapala pa sa mas maraming mga pamilya. Thank you very much for your time today, Pastor Tony. Magandang araw po sa kanilang lahat. Salamat po. Maraming salamat, Pastor Tony, sa time na ibinigay mo. No? We would like to pray for you and the ministry of Penwell. And we would like to pray for the thousands of people, not only in our country, pero yung mga nasa tahanan, yung iba ay nire-reach out ng simbahan. Let us pray for them. Panginoon, salamat po sa testimony ni Pastor Tony. Siya din mismo, Panginoon, dumaan sa situation na ito. Kaya
first hand alam niya. And thank you for this church, for CCF, who envisioned of starting a ministry called Penuel Home. Lord, we pray na patuloy ninyo pagpalain ang ministry na ito to reach out for the restoration and rehabilitation of many drug dependents. We pray for an overflowing provision. Ganun din sa mga pamilya nila, Panginoon. Salamat sapagkat hindi lang yung dependent, kundi yung families ay nare-reach out ng gospel ng aming Panginoon. We pray for the many others, the thousands of others who are struggling with drug dependency and drug and substance abuse. We pray for them, O God. Panginoon, sa approach ng gobyerno, sa mga outreaches ng simbahan, sa anuman pong kaparaanan, Lord, i-reveal po ninyo ang inyong sarili sa kanila na kayo ay nagmamahal, nagmamalasakit, hindi sila nag-iisa, may pag-asa, may kagalingan, at mayroong restoration sa suliranin ito. Lord, would you please stretch forth your mighty and powerful and comforting hand even to our listeners right now who may be, may have undergone or undergoing situations like this. Thank you, Lord, because you have heard our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli kami po ay nagpapasalamat, Pastor Tony De La Paz, sa inyong pagbisita dito sa Evangelicals Today TV. At sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga listeners, ang dalangin po namin na pagpala kayo dito sa kwentuhan at discussion natin ngayong araw na ito. Ang sabi sa atin sa 1 John chapter 5 verse 4, "For everyone born of God overcomes the world. Mm-hmm. This is the victory that has overcome the world, even our faith." And that is the victory that Pastor Tony De La Paz and the other graduates Amen. Of Penuel Home experience. Ito pong victory na ito, hindi sa sarili nang gagaling, kundi sa Panginoon lamang. At dalangin namin na ang bawat pamilya na mayroon pong kaanak na mayroong drug addiction o drug dependency, maranasan ang victory, ang tagumpay na ito na ino-offer sa atin ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw. Ako po si Maloy Malibiran sa Lumbides. Maraming salamat, Pastor Tony, at patuloy nawa na i-bless kayo ng Panginoon, ikaw, ang iyong family, ang iyong ministry sa CCF, ganun din ang Penuel Home. At dalangin ko ang patuloy ninyong katatagan at ang provision ng Panginoon sa inyong ministry. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa John chapter 8 verse 32, "You will know the truth and the truth shall set you free." Ang Panginoon ang makakatulong mo, ang makakatulong natin para sa kagalingan at kalayaan sa lahat ng addiction. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, panalangin at suporta sa gawain ito ng Evangelicals Today Radio TV. Hanggang sa muli po, ito po si Bishop Noel Pantoja.